Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ramin. Isa rin ako sa masugid niyong pagkasubaybay. At nais ko lang rin sanang ibahagi sa inyo itong naging karanasan ko. Totoo pong lahat ng ito. Nangyari ito nang minsang dadalusa na kami ng kasiyahan sa kabilang bayan. Bali, kakasal kasi noon ang isa naming pinsan na si Arlene. Nakamotor kami noon. Nakaangka sa akin ang isa kong pinsang lalaki. Madilim na noong mga oras na yon. At walang kailaw-ilaw ang kalsada. Tanging ilaw lang ng motor ang nagsisilbing liwanag namin sa daan. Maya-maya, habang bumabiyahe kami, e bigla na lang ako nakaramdam ng kakaiba. Nanindig talaga ang mga balahibo ko sa katawan. At parang ang bigat sa pakiramdam. Maya-maya pa, ay may naaninagan na ako sa di kalayuan. May nakaharang sa aming daraanan. Halos nasa gitna na ang mga ito ng kalsada. Kaya wala akong nagawa kundi ang magminor. Habang papalapit, ay unti-unti nang nagiging malinaw sa akin kung ano mga ito. At sa unang tingin, ay inakala ko talagang aso ang mga ito. Mga malalaking aso na matinding naglalaway at ang pupula ng kanilang mga mata. Kung kaya mas lalo pa kaming kinilabutan ng pinsang ko. Pero ang pinagtataka pa namin ng pinsang ko ay kung bakit hindi man lamang kumakaw lang mga ito habang kami ay papalapit. Kahit isa sa mga ito ay wala talagang bumuboses. Maliban sa ginagawa ng mga itong pag-angil. Pero habang mas papalapit pa kami ng pinsang ko, ay nagulat kami pareho. Dahil dandang tumayo ang isa sa mga ito. At hindi kami makapaniwala magpinsan sa aming nakita. Dahil isa itong lalaki na nagtataglay ng makapal at mahabang buhok. Wala itong anumang suot. At pulang-pula ang nanlilisik niyang mga mata. Kaya sa puntong iyon, ay ininto ko na yung motor. At nakita naming isa-isa nang nagtayuan. Ang kanina lang ay mga anyong aso. Pero nung mga sandaling iyon, ay mga kalalakihan na ng mga nakahubad. At lahat sila ay masamang nakatitig sa aming direksyon. Dahil sa tindi ng takot na aming naramdaman, ay nagmamadali ko nang ipinihit yung motor at pinaandar na pabalik. Hindi na kami dumiretso pa sa amin sanang pupuntahan. Nang dumating kami sa aming lugar, ay hindi talaga namin napigilan ang aming mga sarili na ikwento yung aming naranasan. Noon namin napatunayan na totoo nga pala talaga yung kumakalat na balita doon sa amin na pinamumugaran ng aswang ang lugar na yon. At kung minalas-malas pa kami, ay muntik pa sana kaming nalapa ng pinsang ko. At hindi kami maaaring magkamali ng pinsang ko. Ang sabi ko pa nga noon, sana'y pinaglalaruan lang kami ng aming mga mata, pero hindi. Totoo talaga yung aming mga nasaksiyan. Mula noon, kapag pupunta kami sa ibang lugar at madadaanan yung parte na yon, ay aminan talaga itong iniiwasan. Mayo, taong 1971. May magkapatid na abalang-abala sa paglalako ng kanilang mga panindang kakanin ang napadpad sa isang baryo na noon pa lamang nila napuntahan, isang lugar na hindi sila pamilyar. Naglakas loob silang ilako ang kanilang mga paninda sa ibang lugar sa kagustuhan nilang maipagbiling lahat ang kanilang mga kakanin. Kailangan-kailangan kasi nila ng pera noong mga panahon iyon. Si Ricardo, na siyang mas matanda sa magkapatid, ang mapilit na pumaroon sa lugar na iyon. Kahit pa nag-aalangan ang mas nakababata nitong kapatid at panay ang pagpapalaala sa kanya ukol sa bilin ng kanilang mga magulang. Hindi kasi sila pinahihintulutang lumayo masyado. At hanggat maaari, ay huwag na nilang puntahan yung mga lugar
na hindi sila pamilyar. Papasok pa lamang sila sa nasabing baryo ay may naramdaman na kaagad sila itong kakaiba. Di niya gusto ang nararamdamang iyon para sa lugar. Kaya sinabi niya sa kanyang kuya ang ukol sa bagay na iyon. Ano ka ba naman to? Kung ano-anong naiisip mo, nagpunta tayo rito para makapagpaubos naman tayo ng ating paninda. Dahil kung doon lang malapit sa atin, ay tiyak na walang mangyayari. Pagpapaliwanag ni Ricardo sa nakababata niyang kapatid kung bakit sila naroon sa baryong iyon. Oo nga kuya, naiintindihan naman kita. Pero iba kasi talagang nararamdaman ko. Hindi ko talaga gusto. Ang totoo, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Katinding kaba at takot. Tingnan mo, nagtatayuan talaga ito mga balahibo ko. Pero hindi pa rin binigyang pansin ni Ricardo ang mga sinasabi ng nakababatang kapatid na si Lito. Sinabi pa niya, nalilipas din ang takot na nararamdaman ito. At ibaling na lang daw sa ibang mga bagay ang kanyang pansin at doon itoon. Tutal, di naman daw sila magtatagal sa lugar na yon. Napansin nila na napakatahimik nga ng nayon na iyon. Bagaman may mga tao din namang nasa labas ng kani-kanilang mga pamamahay, ay mukha nga talaga yung kakaiba kesa sa mga baryo na napunta na nilang magkapatid. At di nga nagtagal, ay natawag na rin ang pansin ng mga ito sa kanilang pagdating doon sa nayon. Isa-isa nang napapatingin ng mga ito sa kanila, habang sila naman ay marahang naglalakad papasok sa baryo. At yung paraan ng pagtingin ng mga ito sa kanila ay medyo nakapagdudulot talaga ng kaba kahit kay Ricardo. Dahil dahan-dahang pumipihit ang ulo ng mga ito upang sila'y tingnan. Na napansin niyang kakaiba at tila ba hindi pangkaraniwang kilos iyon para sa isang normal na tao. At yung reaksyon sa kanilang mga mukha ay hindi rin pangkaraniwan. Para bang sabik na makakita ng tao ang mga ito. Kaya naisip nilang magkapatid na marahil ay bibihira talagang mapuntahan ng ibang tao ang lugar ng mga ito. Kung kaya, ganun na lamang ang kanilang mga reaksyon nang makita silang magkapatid. Maya-maya pa ay may napansin silang ilang katao na papalapit sa kanila. Kaya mga ilang di pa lamang ang layo ng mga ito. Mula sa kanila ay bumati na kaagad si Ricardo at nagmagandang araw. Sinabi niya rin kaagad sa mga ito kung anong kanilang pakay na magkapatid doon sa kanilang baryo. Ah, ganun ba? Eh ano namang uri ng mga kakanin ang inyong itinitinda? Pagtatanong nung lalaki na nasa unahan. Gawa po sa malagkit ang lahat ng ito. Magalang na sagot naman ni Ricardo. At lahat po ito ay masarap. Dagdag na sabi naman ni Lito. Kailangan siguro matikman nang sa ganon ay ating malaman. Sabi nung lalaki. Opo. Tama po kayo. Natutuwang sabi naman ni Ricardo. At nagyaya na yung lalaki doon sa may bahay nito. Nagsisunuran din ang mga kasama nito. At di malaman nila Lito kung ang paninda ba talaga nilang magkapatid ang siyang pinagkakainteresan ng mga ito o sila. At napansin pa niya ang isang batang lalaki na halos kaidaran lang rin nila ng kanyang kuya na makailang beses naglabas-masok
ang kanyang dila. At tila ba matinding natatakam. Pero nakatitig ito sa kuya niya. At ang mga mata nito ay halos hindi kumukurap na nakatitig ng pailalim at nakapakong talaga kay Ricardo. Sinabi ng lalaki sa kanila na kanyang bibili ng lahat ng kanilang paninda kapag kanyang naibigan ang lasa ng mga ito. Tamang-tama raw pagkat may idarao silang kasiyahan sa kinagabihan. At baka gusto raw nilang magkapatid na makisaya sa kanila. Nagulat si Ricardo sa di inaasahan at bigla ang paanyayang iyon ng lalaki. Lalo na nang ituro nito ang napakarami nilang kakatain para ihanda. Ngunit sinabi niyang kailangan din nilang umuwi kaagad dahil marami pa silang gagawing magkapatid sa kanila. At siguradong mag-aalala ang kanilang mga magulang kapag hindi sila nakabalik sa takdang oras ng kanilang pag-uwi. Ah, ganun ba? Walang problema. Kayong bahala. Nasa inyo ang pagpapasya. Seryosong sagot ng lalaki. Ah, sige po, tikman nyo na yung mga paninda namin. Paanyayang wika ni Ricardo. Huwag kang mag-alala. Kanina pa talaga namin gustong tikman. Hindi na nga kami makapaghintay. Nangingiti pang sabi ng lalaki. Maya-maya ay biglang napalingon si Ricardo at Lito. Pagkat napansin nila ang mga naglalakihang kawa na inilalabas mula sa isang kubo. At may ilang mga nagmamadali na may buhat-buhat pa ng mga panggatong at magpapadingas yata ng apoy. Kaya biglang nagtaka silang magkapatid. Napansin naman sila nung lalaki. Kaya sinabi nito na sisimulan na nilang maghanda para sa kanilang gagawing kasiyahan sa kinagabihan. Pero iba na ang pakiramdam nila magkapatid. Pagtingin nilang muli sa mga taong naroon sa tabi nila, ay nahintakutan sila ng gusto dahil nagbago ng bigla ang itsura ng mga ito. Nanlilisik ang kanilang mga matang namumula na parabang nababalot ng dugo. At yung kanilang mga buhok ay nagtatayuan na animoy asong nagagalit. At bagyang mas humaba pa ang kanilang mga nguso dahil sa mga ngipin nilang tila ba mabilis na tumubo. O, paano bata? Titikman na namin kayo. Biglang nagulat sila magkapatid at nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa narinig nilang iyon mula sa lalaki. Ngunit nang dumampi ang kanyang kamay sa braso ni Ricardo, ay kaagad din niya iyong inalis at binawi. Pagkat nakaramdam ito ng matinding init, napaso siya. Kaya yung mga kasama nitong nakapalibot sa magkapatid na nagbabalak na rin sanang sunggaban sila ay biglang natigilan at nagtaka. Muling nagsalita yung lalaki at sinabing, "Huwag nyo silang papakialaman." Kaya lalong nagtaka ang mga kasama nitong aswang. Pinalayo sila nung lalaki sa magkapatid at ipinag-utos na kanila nang palayain at padaanin ng mga ito. Nagbigay daan naman ang mga aswang na nakapalibot kanila Ricardo. Halata sa kanilang mga mukha ang lubos na pagtataka. Dahan-dahan namang kumilos na sina Ricardo at Lito. Maging sila ay nagtaka sa naging kakaibang reaksyon na iyon ng lalaki. Napansin nila ang matinding takot sa katawan
at pagmumukha nito. Nang nakakadistansya na silang magkapatid, ay may lumapit na isang aswang doon sa pinuno ng kanilang baryo at nagtanong kung ano raw bang dahilan kung bakit hindi nila tinuluyan yung magkapatid. Hinarap nito yung kababaryo niya at sinabing iisang aswang lang ang nakikilala niya na nagtataglay ng isa sa mga ganong kakayahan at kapangyarihan. At ito ay walang iba kundi si Pilimon. Nagulat ang kausap nito nang marinig ang pangalang binanggit ng kanilang leader. Pilimon? Yung batikan at matinik na mandirigma na tagapagtanggol ng lahing pinagmula natin? Pagtatanong ng aswang habang nanginginig pa ang kanyang boses. Oo, siya nga. At wala nang iba. Mabilis na tugon naman nung kanilang leader. Di ba matagal nang wala yun? Namatay na? Tanong muli nito. Yun ang balitang ipinakalat nila noon pero wala yung katiyakan. Walang makapagsabi talaga kung totoo bang balitang iyon o hindi. Pero ngayon, ay nasisiguro kong buhay siya. At may mga anak na pala siya. Pagkat tanging mga anak lamang na ang kanyang dugo ang siyang nananalaytay ang maaaring magmana ng ganong kapangyarihan. Paniniguro nito sa kanyang kausap. Napapakamot naman sa ulo ng lalaki na tinanong muli ang kanilang leader kung anong kanilang dapat na gawin. Lalo na kapag nalaman ni Pilimon ang ginawa nilang pagtatangka sa buhay ng kanyang mga anak. Wala tayong gagawin. Dahil unang-una, ay hindi naman natin alam na anak niya pala ang mga batang iyon. Pangalawa, mabuti nga kung magpunta siya rito para makadaupang palad natin siya. Dahil matagal ko nang pinangarap na makitang muli ang nag-iisang aswang na hinahangaan ko at pinagkakautangan ko ng aking buhay. At inutusan ito ang dalawang kasama na bantayan hanggang sa makarating malapit sa kanilang bahay yung dalawang bata. At siguraduhin ligtas ang mga ito. Mabilis naman tumalima ang dalawa at kanilang sinundan ang magkapatid na Ricardo at Lito. Pagdating ng dalawang bata sa bahay nila, ay kaagad nilang isinalaysay sa kanilang mga magulang at kapatid ang tungkol sa nangyari. Sinabi pa ni Ricardo na ngayon ay naniniwala na siyang totoo pala talaga ang tungkol sa mga aswang. Dahil kitang-kita umano nilang magkapatid kung papaano sa isang iglap ay mabilis na nagbago ang itsura ng mga ito. Sabi pa ni Lito, nakita nila ng harapan at malapitan ang mga aswang. At muntik na nga raw sila pagka pinagtangka ng mga ito ang kanilang mga buhay. At kanila pang binanggit ang tungkol sa mga naglalaki ang kawa na sa kanilang palagay ay doon sana sila lulutuing dalawa. At pinaalalahanan nila ang kanilang mga nakababatang kapatid na huwag silang tutularan, na sumunod at makinig sa kung ano ang ipinagbibilin ng kanilang mga magulang. Nang ibaling nilang magkapatid ang kanilang pansin sa mga magulang, ay nakita nilang nakatitig lang ang mga ito sa isa't isa. Ngunit wala silang sinasambit na kahit isang salita. Nawari bang nag-uusap sila sa kanilang mga mata? At nang mapansin sila ay saka lamang natigil ang mga ito sa ginagawa nilang pagtititigan. Kinausap sila ng kanilang ama at tinanong kung saang lugar ba sila napadpad na dalawa. Kaya, kanila namang itinuro ang direksyon. Binilinan sila ng kanilang ama na huwag lalabas
at lumabas na ito ng kanilang bahay. Sinunda naman ito sa labas ng kanilang ina. At narinig nilang nag-uusap pa ang mga ito. Pero mag-isa na lang pumasok ng bahay nila ang kanilang ina. Nang kanila itong tanungin, ay sinabi nitong may pinuntahan lang ang kanilang itay at may mahalagang bagay lang na aasikasuhin. Samantala, dun sa baryong pinanggalingan nila Ricardo at Lito, ay abalang-abala na naghahanda ang mga ito. Parang may magaganap na isang malaking kasiyahan talaga. At makalipas ang ilang oras, ay bigla silang tumahimik at itinigil ang kanilang mga ginagawa. Natulala silang lahat at parang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa malakas na tinig, ay napasigaw pang kanilang lider sa sobrang kasiyahan at naibulalas nito ang mga katagang buhay ka ng paulit-ulit. Pero sa halip na matuwa, ay nagalit ang kanilang itinuturing na panauhin. Kahit pa sinabi nilang ang paghandang iyon ay para sa kanya. Dahil naramdaman nilang ito ay darating. Nagsalita si Pilimon at sinabing walang dahilan para magsaya. Dahil muntik nang mapahamak ang buhay ng dalawa niyang anak, kaagad namang nangatwiran ang pinuno ng baryo. At sinabing wala silang alam na kanya palang anak ang mga dumayo sa kanila para magtinda. Ngunit hindi niya nakumbinsi sa kanyang paliwanag si Pilimon. At kagad niya itong tinanong na kailan pa sila natutong kumain ng mga taong walang kalaban-laban at mga walang malay. Biglang natahimik ang lahat. Pagpapatuloy pa ni Pilimon, noon pa man, bago pa siya nanahimik, ay malinaw na ang isinasaad sa kanilang batas. Nakakain lamang sila ng tao kung ang mga ito ay masasama. Mga magnanakaw, mamamatay tao, mga masisiba, at mga nanggagahasa. Mga taong mapang-api, at mga taong walang pakundangan sa kapwa, at walang hiya. Isang aswang ang mabilis na tumayo, at pinutol si Pilimon sa kanyang pagsasalita. Sinaway pa ito ng kanilang pinuno pero hindi nakinig at nagpatuloy. Nangatwiran ito ng baluktot at sinabing sila ay mga aswang. At kakainin nila ang sino mang kanilang maibigang kainin. May idudugtong pa sana ito pero napasigaw at nagulat ang karamihan. Nang bigla na lang tumilamsik ang dugo nito at lumipad ang kanyang ulo. At bago pa yun tuluyang sumayad sa lupa at magpagulong-gulong, ay hinablot iyon ng mga tila ugat ng malaking punong kawis sa tigas na nagmula sa mga kamay ni Pilimon. Sa malaki at nakakatakot na tinig, hinagbabala ito sa kanila at sinabing kung inaakala nilang mahina na siya dahil sa ilang dekada niyang pananahimik, ay nagkakamali sila. Ang batas ay nananatiling batas. At totoong sila ay mga aswang, pero hindi sila katulad ng ibang lahi. Pagkat may prinsipyo silang sinusunod, kahit noon pa man, sa panahon pa ng kanilang mga kanununuan. At agad na napaluhod ang mga ito at napayoko. Humingi sila ng tawad at nangakong hinding-hindi na sila uulit. Susundin na nila ang batas at yun ang gagawin nilang gabay sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Dahan-dahang lumapit si Pilimon sa pinuno ng baryo. At nang nasa harapan na siya nito, ay kanya itong pinatingala at inutusang tumingin sa kanya. Pero nanginginig ito sa takot at ayaw tumitig sa kanyang mga mata. Dahil ang katumbas noon ay pakikipagtunggali at nilalabanan mong otoridad ng isang aswang na may katungkulan. Pero muling nagsalita si Pilimon at sinabing ipinag-uutos niya na tingnan siya nito. Dahan-dahan nag-angat ng ulo ang pinuno ng baryo.
sinabi sa kanya ni Pilimon na yun na ang huli niyang babala sa kanila. Sunod-sunod ang naging pagtango nito sa kanya at sinabing hindi na nila uulitin pa ang maling nakasanayan at susundin na nila ang sinauna nilang batas. Matapos iyon, ay umalis na si Pilimon at nagbalik na sa kanila. Kamamatay lang ng tatay nila nang maganap ang sinasabi niyang pinaka nakakatakot niyang naranasan sa buong buhay niya. Isang gabi iyon, tatlong araw nang nailibing ang kanilang ama. Nang magsimulang magkahulan ang kanilang mga alagang aso at naging maligalig. Sabi pa ni Roland, noon lang nila napansin nagkaganon ang kanilang mga alaga. Magkagayon pa man, ay hindi pa rin nila iyon masyadong binigyan ng atensyon. Sa pag-aakala ang bunga lang marahil iyon ng mga ibang hayop na nakikita ng kanilang mga alagang aso tulad na lamang ng mga palaka. Dahil maulan din noong gabing iyon. Pero ilang minuto nang nakalipas ay hindi pa rin tumitigil ang kanilang mga alagang aso sa pagkahol at halos magwala na ang mga ito. Nagsimula na rin silang makarinig ng mga kakaibang huni at napansin nilang tila ba naging aligaga ang kanilang ina. Inutusan silang magkakapatid na siguraduhin nakasarang mabuti ang kanilang pinto at mga bintana. Napansin din nilang may tangan-tangan itong bote at panay ang tingin niya dito. Mula nang mamatay ang tatay nila, matinding pag-aalala na ang palagi nilang nakikita sa kanilang ina. Para bang mayroon itong matinding kinakatakutan at nakita nila ang mas matindi pang takot sa mukha ng nanay nila noong mismong gabing iyon. Nanapansin lang maluha-luha na ito at nanginginig ang kanyang boses habang naguutos sa kanila. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang malakas na boses na parabang isang liyong umaatungal sa labas ng kanilang bahay. Kaya naguunahan sila magkakapatid na pumunta sa harapan ng kanilang bintana upang silipin sana dun sa may siwang kung anong hayop yung lumilika ang nakakakilabot ng malakas na ingay na yon. Pero bigla silang sinaway ng kanilang ina at sinabihang maupo na lang sa isang sulok. Umalis ito at pagbalik ay may dala na rin itong itak at ipinahawak kay Roland. Kaya doon na sila nagsimulang matakot. Nagtaka kasi sila kung para saan yung itak. Nang tanongin naman nilang kanilang ina, ay matipid lang ang naging tugon nito sa kanila. Kahit ano raw ang mangyari, ay huwag silang magpapadala sa kanilang takot. Kahit pa nga nakikita nilang ang kanilang ina mismo, ang siyang kinakitaan nila ng matinding takot ng mga oras na iyon. Pero alam nilang pinaglalabanan pa rin ito. Sabi pa sa kanila, kailangan nilang malampasan ang gabing iyon. At lakas ng loob umano ang natatanging susi para magawa nila iyon. Hanggang sa bigla na lang may narinig silang nagtatakbuhan sa paligid ng kanilang bahay. Pero wala silang naririnig na anumang boses na mayroong nag-uusap. Basta kumikilos lang ang mga ito na para bang alam na nila ang kanilang mga gagawin. Kaya nangilabot na talaga sila Roland noong mga sandaling iyon. Ramdam nila na hindi karaniwang mga tao ang nasa labas ng kanilang pamamahay. At may masama itong pakay sa kanila. Dahil kung karaniwang tao lang ang mga iyon, ay maririnig sana nilang nag-uusap ang mga ito. Di kaya naman ay tatawag na sana sa kanila. Kahit magandang gabi nga lang na pagbati, ay wala silang narinig. Kaya masama na nilang kutob. Ayon pa kay Roland, halos yakapin na niya yung itak at parang wala siyang balak na gamitin iyon dahil sa tindi ng takot na kanyang nararamdaman. Habang yung dalawang kapatid naman niya ay pilit na nagsusumiksik sa kanya
At nang muling iangat ng nanay nila at tingnan ang bote, ay nakita nila magkakapatid na umaawas na sa bibig noon ang laman. Sabay na pabulalas ang kanilang ina. Nang mga katagang, narito na sila. Sino yung sila na binabanggit ng nanay nila at ano ang pakay ng mga ito? Yan ang mga tanong na kagad naglaro sa isipan ni Roland noon. At hindi sila makapaniwala sa mga sumunod na nangyari. Dahil matapos ang magkakasunod na lagabog sa dingding sa isang panig ng kanilang bahay, ay nag-iba iyon at bumuhat sa kanila ang isang lalaking may matipunong pangangatawan na ang balat ay nakakatulad sa isang kalabaw. At ganun din ang kanilang nakita sa dalawang kasama nito na nasa likod. May mga balat sila na hindi katulad sa mga karaniwang tao, na noon lang sila nakakita ang magkakapatid ng ganon. Ngunit ang mas kapansin-pansin sa kanila ay yung mga mukha ng mga ito na nakakatakot dahil sa kakaibang itsura, na malalaki ang mga buto sa magkabila nilang pisngi, na nakaumbok talaga iyon ang mainam. At yung kanilang mga bibig ay napapalibutan ng mga ngiping matutulis, na para bang hindi nila mapigil ang maglaway. Kung kaya, nakikita nila magkakapatid na umaago sa mga iyon sa magkabilang panig ng kanilang mga bibig. At yung mga mata nila ay nangingitim at halos hindi sila kumukurap. At nagulat sila magkakapatid nang marinig nila magsalita yung lalaki. Pagkat kilala nito ang kanilang ina, maya-maya pa ay ibinaling na nung lalaki yung atensyon niya sa kanilang magkakapatid. At para bang sinuri sila isa-isa. Nakiusap at nagmakaawa naman ang kanilang ina na huwag silang saktan. Sinabi naman ng lalaki na wala silang dapat na alalahanin, dahil ang tangi lang nilang pakay ay upang kunin ang lahat ng kagamitang iniingatan ni tatay. Na nang marinig yun ng kanilang ina, ay nagmamadali naman nagtungo sa kanilang silid. At paglabas nito, ay bit-bit na yung binabanggit ng lalaki na mga kagamitang pagmamay-ari ng tatay nila. Matapos iyon, ay tumalikod na rin ang mga ito at umalis na. Nilapitan sila ng kanilang ina at niyakap. Ang mga pala daw ng kanilang ina ay kukunin silang magkakapatid. Na magtanong sila, ay doon na nila nalaman na mga kaanak pala iyon ang kanilang ama. May lahing aswang ang tatay nila, na pilit lang nagbago nang makilalang kanilang ina. Lalo na nang magkumpisa na sila magkaroon ng mga anak. At yung mga gamit na kinuha ng mga dumating sa bahay nila ay mga mahiwagang kasangkapan na ipinagkatiwala sa tatay nila ng kanilang angkan. Pero dahil sa wala na nga ang tatay nila, kung kaya kailangan na iyong isalin sa bagong napili na mga ngalaga at mag-iingat. Pero hanggang sa ngayon, ang tanging tanong lang sa isipan ni Roland ay kung bakit kailangan pa nilang wasakin ang kanilang bahay noong gabing iyon. Natangi yung mga gamit lang pala na iyon ang kanilang kailangan. Ang sunod naman po nating kwento ay tungkol sa nakakatakot na karanasan ng isa rin nating taga-subaybay na nagpakilalang si Ernesto. Kwento niya, noong mga 6 na taong gulang pa lamang siya, ay nalagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Noong mga panahong iyon, ang nanay niya ay naninilbihan bilang mayordoma sa isang mayamang pamilya sa may Mandaluyong. Tagaroon din naman sila, may inupahan silang bahay noon. Pero yung pamilyang pinaglilingkuran ng kanyang mga magulang ay nakatira dun sa barangay Wakwak, kung saan ay mayayamang pamilya talaga ang mga nakatira at talaga namang naglalakihan ang kanilang mga bahay.
Ang tatay ni Ernesto ang siya namang family driver ng mayamang pamilya. Pero madalas sila nung wala dahil isang engineer ang amo nilang lalaki. At halos lahat ng proyekto nito ay nasa bandang norte. Madalas nga sila noong nasa Bawan, La Union at Ilocos. Kaya si Ernesto at nanay niya ay madalas na nasa bahay ng mga ito. Kasama ng mga anak ng kanilang amo. Malalaki na ang mga ito. Ang iba nga ay may kanya-kanya ng pamilya. Pero tatlo sa magkakapatid ang nanatili pang nakatira dun sa bahay. Isa na dito ay yung tinatawag nilang si Ate Lourdes. Mahilig ito magpatugtog ng piano. Ito ang madalas na makita ni Ernesto doon sa malaking bahay. Ang dalawang kapatid kasi nito ay madalas na wala at palaging nasa mga kasiyahan. Kapag nasa bahay naman, ay nagkukulong lang ang mga ito sa kanilang mga kwarto at hinahatdan lang ng pagkain. Espesyal si Ate Lourdes. May edad na ito at may gupit lalaki. May puti na ang kanyang mga buhok. Kapag tumutugtog ito ng piano, ay talaga naman nakadress pa ito. Kaya naaaliw sa kanya si Ernesto. Pero minsan, habang pinapanood siya ni Ernesto, ay bigla itong huminto sa pagtugtog at napatingin kung saan naroon si Ernesto. Bigla siya nitong sinenyasan na lumapit. Agad naman tumalima si Ernesto. Lumapit ito sa gilid ng piano. Tinanong siya ni Ate Lourdes kung kanya na bang nakita at nakilala yung kaibigang bata nito. Wala namang pagdadalawang isip na tumango si Ernesto bilang kanyang tugon. Nakita niyang biglang gumuhi ang matamis ng ngiti mula sa mga labi ni Ate Lourdes. Muli siyang tinanong nito kung anong naramdaman niya ang kanya itong unang makita. At sa kanyang palagay pa ay magkakasundo sila nito. Sumagot si Ernesto at sinabing masaya siya na makita at makilala yung bata. Pero nung una ay natakot siya dahil sa noon pa lang siya nakakita ng ganong uri ng bata. Hindi karaniwan, dagdag na sabi pa niya kay Ate Lourdes. Pero magkakasundo naman kami. Pagtitiyak pa na sabi ni Ernesto sa kanyang kausap. Sinabi naman sa kanya ni Ate Lourdes na ito rin ang kanyang naging nag-iisang kaibigan noon. Pero nang nagkakaedad na siya, ay unti-unti na itong naglaho. Bumalik lang daw ito na magkaroon na muli ng bata sa malaking bahay nila. At ang tinutukoy nga niya ay si Ernesto. Sabi pa sa kanya ni Ate Lourdes, mahirap at delikado kapag nagalit ang batang tinutukoy niya. Dahil nagagawa nito makapanakit. Kaya binilinan siya nitong huwag niya itong gagalitin. Tumango naman si Ernesto at sinabi magkasundo naman daw sila. Palaging araw sila naglalaro. At tumugtog na uli ng piano si Ate Lourdes. Yun lang daw ang nais niyang malaman. Nang una nga itong makita ni Ernesto dun sa malaking bahay ay talaga namang natakot siya. Una niya itong nakita na nasa gilid ng piano. Nakakatakot din kasi talaga ang itsura nito. Pero nang umiti ito sa kanya, ay mabilis na nawala yung kanyang takot at pag-aalala. Minsan, habang naglalaro mag-isa si Ernesto sa gilid ng swimming pool, ay aksidenteng dumulas ang isa niyang paa sa gilid noon at siya ay nahulog. Hindi na ginagamit ang swimming pool na yon kung kaya marumi na at walang tubig. Doon pa naman siya nahulog sa malalim na bahagi kung kaya ang sama talaga ng pagkakabagsak niya. Nakita pa nga niyang umikot ang buo niyang paligid bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang magising siya ay nasa ospital na sila at nasa tabi na niya ang kanyang ina. Nagkaroon siya noon ng malaking bukol sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Pero hindi naman iyon delikado dahil naging negatibo naman ang ginawang pagsusuri sa kanya. Kwento ng nanay niya, may batang lumapit sa kanya sa kusina na siyang nagsumbong na nahulog daw si Ernesto dun sa swimming pool. Gusto nga raw sana niya magalit dahil bakit siya nagpapasok ng kalaro sa bahay.
ikababalbawalan iyon ang kanilang mga amo. Pero nagpasalamat na rin daw siya dahil kung hindi sa bata, ay hindi nila malalaman kung ano ang nangyari kay Ernesto. Nagtaka naman si Ernesto nang sabihin iyon ng kanyang ina. Kaya tinanong niya ito kung hindi pa siya natakot sa bata. At nagtaka din ang nanay niya sa kanyang tanong. Dahil maayos naman daw yung bata, kaya bakit daw siya matatakot dito? Hindi na lang kumibo si Ernesto. Pero napaisip siya kung sino kaya yung batang tinutukoy ng nanay niya. Dahil kung yung bata na kalaro niya ang nagpakita, ay sigurado matatakot ito. Nang makalabas na sila ng ospital, ayaw na sana siyang isama ng kanyang mga magulang doon sa bahay. Kaya lang, wala rin naman kasi siyang makakasama sa inuupahan nilang bahay. Kaya wala din silang nagawa, kundi ang isama pa rin si Ernesto sa kanyang trabaho. Pero mahigpit nila itong binilinan na wag nang pupunta doon sa may swimming pool. Habang nasa kusina ang nanay niya at abalang tinutulungan ang mga kasamang kasambahay, ay nakita ni Ernesto ang isang bata na nasa tabi ng kanyang ina. At kabaliktaran ang ayos nito dun sa kanyang kaibigan. Kaya pala hindi natakot ang kanyang ina nang makita ito. Pero nung pagkakataon na iyon, ay hindi ito nakikita ng kanyang ina at dinadaan-daanan lang. Pero nakikita ito ni Ernesto. At hindi lang yung bata ang kanyang nakita dun sa malaking bahay. Pagkat nang pumunta siya sa pinakasala ng malaking bahay na yon, ay nakita niyang isang babaeng nakadamit pang kasal na bumababa sa mahabang hagdan na iyon na pakurba. Pero puno ng bahid ng dugo ang kasuotan nito, pati na rin ang kanyang leeg na tila ba mayroon iyong laslas. At di nagtagal ay halos mapuno na ang napakalapad na sala na iyon ng napakaraming mga kaluluwang ligaw na naniniraan din pala doon sa nasabing malaking bahay na yon. Sa laki nga ng sala ay nagmistula iyong isang malapad na bulwagan at doon natipo ng mga iba't ibang nakatira sa bahay. Nagtaka si Ernesto kung paano niya nakita ang lahat ng mga iyon at bakit sila nagpapakita sa kanya. Isa lang ang naisip niyang dahilan noong mga oras na iyon. Marahil ay bunga iyon ng kanyang pagkakahulog. Nabuksan marahil at nagising ang natutulog niyang kamalayan. Hanggang sa bigla na lang siyang nagulat nang nasa tabi na niya yung batang lalaki na nagpakita sa kanyang ina. Para iyong isang panaginip, hindi siya makapaniwala. Ay pinagtapat sa kanya yung bata at bigla siyang kinabahan dahil nalaman niya mula dito na yung una niyang nakita at inakalang kaibigan ay hindi pala mismo ang siyang tumulak sa kanya dun sa swimming pool. Nagpapanggap lang pala itong mabuti, pero ang totoo ay isa itong masamang elemento. At kahit wala ka namang gawing masama, ay basta lang itong nagagalit at sasaktan ka. Pero siniguro naman sa kanya nung batang lalaking iyon na hindi na siya muli pang masasaktan noon, dahil babantayan na siya nila na hindi lang pala nag-iisa yung batang lalaki, kundi marami sila na mga mabubuti at andang tumulong. Mula noon ay naging karaniwan na lamang para kay Ernesto ang makakita ng mga kung ano-anong kakaiba na hindi kayang makita ng mga karaniwang tao. Pero nang sumapit na siya sa 15 kaarawan niya, ay nagtaka si Ernesto nang kusa na lang rin itong maglaho. Kumusta po kayo, Sir Bibi? Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Ella, may pamilya na, at isa din po akong OFW. Lagi din po akong nakasubaybay sa inyong programa. May ibabahagi po akong kwento sa inyo. Ito po ay karanasan mismo ng Nanay Midingko doon sa kanilang probinsya. Matagal na po itong nangyari, pero totoo po itong naganap at hindi ko po ikinakahiya. Dahil hanggang sa ngayon
ay nakapamuhay naman po kami ng marangal at walang bahid ng dugo ang aming mga kamay. Hindi ko na po muna masyadong palalawakin yung binanggit ko para hindi naman po masira yung pakikinig ng inyong mga listener, Sir PB. Basta ako na ang nagsasabing totoo ang mga aswang. Kaya sa mga hindi naniniwala, nasa inyo na po yan. Tutal naman ay nasa malayang bansa tayo at may kanya-kanyang pananaw. At ito na pong muli ang aking kwento. Dalaga pa po si nanay ng kanyang maranasan ito. Sabi ni nanay, doon sa kanilang probinsya ay hindi naman gaanong napag-uusapan ang tungkol sa mga kababalagan, partikular na ang aswang. May mga kwento silang naririnig noon tungkol sa mga engkanto at maligno. May kwento din noon sa kanila patungkol sa mga pambabarang at pangkukulam. Pero pagdating sa aswang, ay wala naman siyang naririnig noon. This is sa isinanay na magsimula yung mga kalalakiang magpaalam sa magulang niya para manligaw. Nung mga panahong iyon kasi, kwento ni nanay, maagang nagsisipag-asawa ang mga tao sa kanila, lalo na kapag nagkasundo ang mga magulang ng lalaki at babae. Uso pa noon na yung mga magulang ang nasusunod at itinatrato yung kanilang mga anak para ipakasal. Nang may magpaalam nga sa mga magulang ni nanay para manligaw, ay agad namang pumayag ang mga ito. Tutol pa sana ang nanay niya noon pero wala na rin itong nagawa nang magdesisyon ng kanilang ama. Kaya gabi-gabi noon ay may mga nangaharana at lagi silang maraming bisita. Lima ang magkakasabay na nanligaw kay nanay noon at isa na dito si Delphine. Si Delphine ay anak ng kilalang mag-anak doon sa bayan nila. May kaya at sinasabi ang kanilang pamilya. Kaya medyo presko ito at may kagaspangan ang pag-uugali. Hambog ito at may pagkamata pobre. Sa kanilang lahat na nanliligaw, si Delphine ang gustong-gusto naman ng kuya ni nanay dahil pareho silang mayabang at magkasundo sila sa maraming bagay. At dito nagpapalakas si Delphine pati sa tatay niya. Bukod sa mga pasalubong niya para kay nanay at sa buong pamilya nila, ay may nakahiwalay talagang pasalubong ang tatay ni nanay at kuya. Pero kahit ganon, ay naging patas naman ang mga magulang ni nanay sa pagtanggap ng kanyang mga manliligaw. Iniiwasan din kasi nilang may masabi ang mga tao sa kanila. At yun din talaga ang nais ni nanay, ang maging parehas. Nang sa ganon, ay walang magtanim ng galit sa kanila. Ang isa pa sa naging manliligaw ni nanay ay ang kababare niyang si Mando. Amando talaga ang tunay na pangalan nito. Ito ay kabaliktara naman ng manliligaw niyang si Delphine. Mula ito sa mahirap na pamilya na umaasa lang sa pakikitrabaho sa lupa ng iba. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pamumugo na tinatawag o pagtatrabaho sa tuwing may ipapagawa yung kanilang mga kababaryo. Pero kahit ganun, kapayak at kasimple ang pamumuhay nito, mabait ito at tahimik. Na kapag umakit nga raw ito ng ligaw kay nanay, ay mabibilang sa daliri ang binibitawang salita. Bukod sa pagiging tahimik nito, ay masipag din at talaga maasahan sa trabaho. Matulungin din ito at laging abala sa araw-araw.
Minsan ay nataon na nagkasabay ng panliligaw si Delphine at Mando. Magkasunod silang dumating na nauna lang ng kaunti si Mando kay Delphine. Pero nung umakit na si Mando at nasa ikalimang baitang na, ay narinig niyang biglang may sumitsit. Paglingon niya, ay nakita niyang siya pala talaga ang sinisitsita ni Delphine. At kinawayan siya nito na pinapababa siya ng hagdan. At dahil sa mabait nga ito, at marahil ay ayaw niya talaga ng gulo, ay bumaba naman ito at lumapit kay Delphine. Nang nasa harapan na siya nito, ay napansin niyang pumuwesto na kaagad ang dalawang kasama nito sa magkabila niyang tagiliran. Kung kaya nailang siya at medyo kinabahan. Sinabi ni Delphine sa kanya na mauuna na siyang umakyat ng ligaw dahil sa may mga mahalaga silang bisitang darating sa kanilang bahay at kailangan niyang makauwi kaagad. Pinagsabihan din siya nito na kung maaari ay huwag na niyang ituloy pa ang panliligaw kay Miding. Nilait-lait pa siya nito at pilit na sinisira ang kanyang loob na sinasabi nitong hindi naman siya magugustuhan ni Miding na siya ay hindi papasa dito dahil sa ano naman daw ang magiging buhay sa kanya ni Miding. Biglang nalungkot ang binata dahil sa kanyang mga narinig. Naisip niyang sa isang banda ay may katwiran nga si Delphine. Kung talagang mahal niya si Miding, ay hayaan na lang niya ito sa ibang manliligaw. Pagkat mabibigyan nila ito ng maayos at magandang buhay. Kaya na kayo kung umuwi si Mando. Ang hindi nila alam ay kanina pa pala nakamasid sa may bintana sila Miding at nanay nito. Nakasilip sila doon at tahimik na nakikinig. Nasaksihan nilang lahat at narinig ang mga pinagsasabi ni Delphine. Hinawakan si Miding ng kanyang ina sa balikat at sinabihan na maging matalino sa pagpili ng kanyang mapapangasawa. Napatingin siya sa ina at hindi nakasagot. Pagkat hindi malinaw sa kanya kung ano ang nais na ipaiwatig ng kanyang ina, hindi niya alam kung ano talaga ang ibig nitong sabihin sa mga binitawang pananalita. Lumipas ang ilang araw at gabi. Hindi na nga nakita ni Miding si Mando. Hindi na ito umakyat ng ligaw sa kanya. Bagay na nagpalungkot kay Miding. At alam niyang hindi lang basta awa ang nararamdaman niya para sa binata. Alam niya sa kanyang sarili na may pagtingin na siya kay Mando. Nahulog siya sa mabuting pagkataon nito. Sigurado na siya sa kanyang sarili kung sino talaga sa lima ang kanyang gusto. Pero paano? Gayong hindi na nga nagpapakita pa si Mando. Pero kahit ganun ay pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na pakiharapan ng mabuti ang mga manliligaw. Hanggang sa isang gabi, makalipas ang mahigit isang linggo, ay tila dininig naman ang mga panalangin niya. Nang muling bumisita si Mando at umakyat ng ligaw, may dala pa itong mga isda, gulay at kalahating kabang bigas. Nang magkausap na sila, ay nalaman ni Miding na umalis pala itong pansamantala at namasyal sa kamag-anak nila doon sa kabilang bayan. Pinag-isipan daw nitong mabuti ang lahat. At doon ay nakapag-isip-isip siya at nalaman niya kung gaano niya talaga kamahal si Miding. Na iyon ang mas mahalaga sa kanya. At ipinangako niya sa sariling kahit anong mangyari ay hindi niya isusuko ang pag-ibig niya dito. Nagagawin niyang lahat para maibigay niya kay Miding at sa kanilang mga magiging anak ang magandang buhay kung papala rin siyang
mapili nito. At natuwa naman ang dalaga sa naging pasya ni Mando. Pero wala silang kamalay-malay na nung gabi din palang iyon ay may magaganap na isang trahedya. Isang masaklap na pangyayaring susubok sa tibay ng pagmamahala nila. At ito ay nang umuwi na si Mando matapos makapagpaalam kay Miding at sa mag-anak niya. Natinambangan pala siya ni Delpin at ng mga kaibigan nito. Matapos niyang malaman sa isang kaibigan na bumalik at umakyat na muli ng ligaw si Mando kay Miding. Isang malakas na palo kaagad ang tumama sa likod ng kanyang ulo. Dahilan para mahilo siya at matumba sa lupa. At nakita niya ang dugo sa kanyang kamay ng kanya iyong hawakan. Nanang iangat niya ang kanyang ulo ay nakita niya kung sino ang bilang umatake sa kanya. At lalo pang nagalit ang mga ito ng kanyang makilala. Kaya isang malakas na sipa naman ang tumama sa kanyang sikmura. Halos mapatid ang kanyang hininga dahil doon. Namilipit siya sa sakit. At hindi na siya tinantanan pa ng mga ito. Halos malamog ang buo niyang katawan. Dahil sa ginawang pambubugbog ng mga ito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Pero bago iyon, ay narinig pa niyang malinaw yung ginawang pagbabanta sa kanya ni Delpin. Napapatay na raw siya nito kapag ipinagpatuloy ang panliligaw kay Miding. Pero nagkamali sila Delpin sa kanilang ginawa kay Mando. Dahil mas lalo pa itong naging matibay at matatag na ipaglaban ang pag-ibig niya sa dalaga. At aksidente rin nilang napukaw ang natutulog na bangis at tapang nito, lalo na yung isang katauhan ni Mando. Ilang araw na hindi nagpakita si Mando kay Miding, pero may ipinaabot siyang sulat sa pamamagitan ng kanyang nakababatang kapatid. Kung kaya nalaman ni Miding at ng buo niyang mag-anak ang kawalanghiyaang ginawa ni Delpin at ng mga kaibigan nito kay Mando. Nang sabi naman ng kuya niya ay ayaw daw niyang magkaroon ng bayaw na lampa at walang binatbat. Ayaw daw niyang malahian ang kanila ng isang duwag. Pero pinagsabihan ito ng mga magulang nila. Kahit nga ang tatay nila ay hindi komporme sa mga sinabi nito patungkol kay Mando. At kanila itong sinumpatan at binisto. Na kaya lang naman ganun siya kaboto kay Delpin ay dahil sa pakinabang niya dito na bigla itong natahimik at naupo na lang sa isang tabi. Napahiya ang kuya ni Miding. Pagkatotoo namang lahat ng mga sinabi ng magulang nila. Matapos ang ikatlong araw at gabing pamamahinga ay muli nang nanumbalik ang lakas at dating sigla ni Mando. Lumabas siya ng kanilang bahay pero hindi para mamugon o magpunta sa bahay nila Miding, kundi para turuan ng leksyon si Delpin at mga kaibigan nito. Pero bago iyon ay may isinagawa muna siyang isang ritual. Isang seremonya na ginagawa lamang ng mga aswang. At lumabas na nga ang isa pang katauhan ni Mando. Mas lalo pang naging maskulado ang kanyang pangangatawan at lumitaw ang matutulis niyang mga ngipin at kuko. Mas lumakas din ang kanyang pakiramdam, pandama at pangamoy. Naghintay siya ng tamang oras. Hinintay niyang gumabi at nang magsimula ng kumalat ang dilim ay naganda na siya para umalis at punta na sila Delpin. Alam ni Mando nadadalaw muli si Delpin kay Miding para manligaw. Kaya siya naman ang mag-aabang sa mga ito. At matapos ang matyaga niyang paghihintay, ay naamoy na niya sila Delpin. Na hindi nga nagtagal ay kanya nang naririnig ang masaya nilang
pagkukwentuhan habang pinabaybay yung daan papunta sa magarang sasakyan nito. Pero hindi na nila narating pa iyon. Nang mula sa kawalan, bigla na lang sumulpot si Mando sa kanilang harapan. Nakitang-kita niya ang matinding pagkagulat ng mga ito. Nabigla pa silang napaatras at natumba pa nga ang isa sa makaibigan ni Delphine. Mabilis na iwinasiwas ni Mando ang kanyang mga kamay na nagtataglay ng mahabang kuko at nagsipulasa na ang mga ito. Pero wala silang panama sa bilis ni Mando, kung kaya kanya pangang hinayaang sandali ang mga ito at sa kanya sinundan nang makalayo na sila. Nagulat na gulat ang mga ito nang bigla pa nilang makasalubong si Mando, na para silang mga babaeng napapatili dahil sa sobrang pagkatakot. Hinayaan ni Mando na makatakas yung dalawa matapos niyang bigyan ng mga marka ng kuko sa kanilang mga braso. Pero pinaiwan niya si Delphine at kanya talaga itong tinakot ng gusto, na nawala na ito sa kanyang sarili at walang tigil sa kakasigaw hanggang sa mawalan na ito ng malay. Kinabukasan ay naging matunog ang usap-usapan tungkol sa aswang na umatake kanila Delphine. Ngunit hindi naman ito pinaniwalaan ng karamihan doon sa kanilang bayan, na sinasabi nilang ganyan talaga ang nangyayari sa mga taong lasinggero, na kapag nadidisgrasya ay maghahanap ng iba nilang masisisi pagkat ayaw umaming lasing. Nang paniniwala ng mga tao na dapa lang ang mga ito dahil sa sobrang kalasingan, kung kaya nagkaroon ng mga galos at sugat. Pero iba ang nangyari kay Delphine. Nung huli ay dinala pa ito ng mga magulang at kapatid niyang nasa ibang bansa sa Maynila at pinatingnan sa Mandaluyong. Pagkatuluyan na itong nasiraan ng kanyang ulo. Nagkatuluyan naman sila Mando at Miding, na kanya ring inamin nung huli sa asawa na may lahi silang aswang, pero kailanman ay hindi sila lumapa ng tao. Muli po ay inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga tagapakinig na sumali po at lahukan yung ating papromo. Bilang pasasalamat ko po sa inyong lahat na walang sawang sumusubaybay sa ating pong mga kwento, na kung saan ay mamimigay pong muli ako ng exclusive Pinkish Banana t-shirts, cash prizes, cellphone loads, at marami pang iba. Napakasimple lamang pong sumali, mag-subscribe, i-like po ang ating video at mag-comment. Maraming salamat po. At narito na ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB, maging sa inyong mga tagapakinig, kung sakali mang mapili mo ang kwento kong ito. Nais kong ibahagi sa inyo yung naging karanasan namin nang minsang magbakasyon kami sa probinsya nila Mama. Ako nga po pala si Sam, kasalukuyang naninirahan ngayon dito sa Lagro. Napauwi kami noon sa kanila dahil pag-uusapan na yung kanilang nama ng lupa sa namayapa nilang mga magulang. Pinasukat na kasi nila at pinarti-parti na. Doon kami nakituloy nung una sa bahay ng mga magulang ni Mama, na ang kasalukuyang nakatira noon
ay yung pangani nilang kapatid, kasama ang kanyang pamilya. Dalawa pa lang kami noon ang kapatid ko. Bali ako ang panganay. At sumunod naman sa akin si Naldi. 14 anyos ako noong mga panahong iyon. Habang ang kapatid ko naman ay 12. Nang dumating kami doon sa probinsya nila mama, ay maayos naman ang lahat. At masaya pa nga kaming pareho ng kapatid ko. Dahil iyon yung unang pagkakataon na nakarating kami sa malayong lugar. At masasabi kong maganda po kasi yung lugar nila mama. Kaya wala po talaga sa isipan ko na may mararanasan pala akong kababalagan nung umuwi kami doon. Nakilala ko yung mga kamag-anak namin sa side ni mama. Yung mga tiyuin at tiyay namin. Ganun na rin yung aming mga pinsan. Maayos naman nila kaming inistima. Mababait naman sila. Maliban doon sa pamilya ng panganay na kapatid nila mama. Hindi sila mga palakibo. At madalas kong nasusulyapan na masama kung makatitig sa amin. Lalong-lalo na kay mama. Kasama din namin noon si papa. Pero likas kasing tahimik ito. At ayaw niya rin makialam pagdating sa mga bagay ukol sa side ni mama. Nung ikalawang gabi namin doon, ay natatandaan kong maaga kaming kumain ng hapunan. At pagkatapos, ay nagpahinga lang sandali na nagkwentuhan kami mag-anak. At pagkatapos naming makapagkwentuhan, ay naiga na rin kami. May kalakihan yung bahay ng lolo at lola namin. Marami itong kwarto. Kaya yung dalawang kwarto ay kanilang inilaan sa amin. Bali na sa kabilang kwarto lang namin noon, sila mama. Habang nakahiga ako, ay di ko alam kung bakit para akong biglang kinabahan. Nakaramdam ako ng takot. Nananindig talaga yung mga balahibo ko. Dahil doon, ay nagtalukbong na lang ako ng kumot. At ipinikit yung aking mga mata. Idinaan ko na lang iyon sa pagtulog. Sinikap ko talaga noong mga oras na iyon na makatulog na. Nang bigla na lang akong nagising. Dahil sa naramdaman kong niyuyugyug ako ni mama, nakasabay noon, ay naririnig ko yung boses niya. Pagmulat ko, ay nagulat talaga ako at nagtaka kung bakit wala na ako sa higaan at naroon na ako sa harapan ng pinto at nakabukas na iyon. Pani ang tanong sa akin ni mama kung ano ang ginagawa ko doon sa harapan ng bahay. Takang-taka din siya. Magbabanyo daw sana siya ng kanya kung makita na nakatayo doon na tila lalabas na. Pinakaisip-isip ko naman kung paano nga ba akong napunta doon. Pero kahit anong gawin ko ay wala talaga akong maalala. Nabumangon ako at naglakad papunta doon. Nabakas ko yung matinding pag-aalala ni mama noong mga oras na iyon. Dahil noon pa lamang talaga iyon nangyari sa akin. Nang sumunod na araw, ay pumunta sa bahay ang isang kapatid ni mama. Bali iyon naman yung sumunod sa kanya. Sa kanilang pag-uusap ay naikwento ni mama yung nangyari sa akin. Sinabi niya sa kanyang kapatid na noon pala nangyari sa akin yung ganon. Nang marinig iyon ng kanyang kapatid,
ay inalok kami nito na dumuon na lang muna sa kanila habang inihintay na dumating yung mga papeles ng kasulatan at kasunduan na kanilang pipirmahan. Pero biglang sumingit sa kanilang usapan yung panganay nilang kapatid na nagulat pa nga kami dahil bigla na lang itong sumulpot. Sinabi nitong maayos naman umano ang kalagayan namin doon at kanila naman kaming inaasikaso. At para hindi na humaba pa ang usapan na baka mauwi pa sa pagtatalo, ay sinabi ni Mama na maayos nga ang kalagayan namin doon at kanya na lamang tinanggihan ang iminungkahi ng kanyang kapatid. Nung mapatingin ako sa kapatid ni Mama, ay parang may gusto pa itong sabihin, ngunit tila nagpipigil lang at bakas din yung pag-aalala sa kanyang mukha. Kinagabihan, bago kami pumasok ng aming silid na tinutulugan, ay makailang ulit na ipinaalaala sa akin ni Mama na aking isara ang pinto bago kumayga. Bagay na akin namang sinunod, maging yung bintana ay sinigurado kong nakasara iyon bago ako naiga. At natatandaan ko, madali akong nakatulog nung gabing iyon. Di ko na alam kung anong oras na nang makaramdam ako ng napakatinding init. Nagtaka pa nga ako dahil simula nang dumating kami doon ay napakalamig talaga, lalo na sa madaling araw. Kaya inalis ko yung kumot na nakatalukbong sa akin. Nang bigla akong nakakita sa may kisame ng isang aswang na nakakapit doon at nakaharap sa akin. Sa sobrang takot ko, ay napasigaw ako at agad na napatayo. Mabilis akong lumabas ng silid habang tinatawag sila Mama. Sinalubong nila ako doon sa may pasilyo at nagmamadaling bumalik sa silid para puntahan ang kapatid ko. Pagpasok namin doon ay mahimbing pa rin itong natutulog at napansin namin na nakabukas na yung bintana. Nang tanungin nila ako kung ano ang nangyari, ay agad kong isinumbong yung aking nakita. Nakakatakot ang itsura noon. Tao din naman ito pero may balahibo yung kanyang magkabilang pisngi. Nanlilisik yung kakaiba niyang mga mata at makapal yung buhok nito na nakabuwagag. Nang marinig nila Mama iyon, ay ginising na nila yung kapatid ko. At nagtungo kami sa kanilang silid. Nakita kong inayos na nila Mama at Papa yung aming mga gamit. Nang tanungin ko si Mama, ang sabi niya ay aalis kami at pupunta doon sa bahay ng kanyang kapatid. Nakapagtataka nga po Sir PB na kahit nagkakagulo na kaming mag-anak, ni isa sa pamilya ng panganay nila Mama ay wala man lang lumapit sa amin para magtanong o di kaya'y kausapin kami. Imposible namang tulog pa rin sila. At kahit isa ay wala man lang nagising para tulungan kami. Gayong napakalakas ng sigaw ko at talaga nagkakaingay na kami nila Mama. Maiintindihan ko pa yung aking kapatid dahil mantika talaga ito kung matulog. Matapos na maihanda ang aming mga dalang gamit, ay lumabas na kami at nilisan yung bahay. Hindi na nagpaalam pa sila Mama. Nang dumating kami doon sa bahay ng kanyang kapatid, ay nagkausap sila ng maasinsinan
narinig ko sa kanilang pag-uusap na mayroon nga raw nangyayaring kababalagan sa bahay ng kanilang magulang. Sabi pa ng tiyain ko, malaki umano ang ipinagbago ng panganin nilang kapatid. Hindi na raw ito katulad ng dati. Na nang ikwento ni Mama yung aking nakita, ay para bang hindi na nabigla o nagtaka pa yung kanyang kapatid. Nang sumunod na gabi, naghahanda pa lang sila Mama kasama ang tiyahe namin para magkapunan, ay tila binabato na yung bubungan ng kanilang bahay. Sunod-sunod iyon at sa palagay namin ay malalaki yung bato dahil na rin sa lakas ng pagkalabog noon. Noong una ay napansin kong parang wala naman silang magawa tungkol doon. Nanarinig ko pa nga nagsabi sila tita na hayaan na lang daw at magsasawa rin ito. Pero nagpatuloy iyon na para bang sinasadyang ubusin talaga yung kanilang pasensya. Na kahit nga si Papa noon ay nakita kong nagngingit-ngit na sa galit at sinabing hindi na raw tama at makatao ang kanilang ginagawa. Na hindi pa naman malinaw sa kung sino ang kanyang pinapatungkulan. Hanggang sa dumampot na ng itak ang asawa ng tiyahin ko at lumabas ng bahay. Sumunod naman si Papa kung kaya nagsisunuran na rin kaming lahat. Sumigaw ng ubod lakas ang tiyuhin ko at nagamon. Nang bigla na lamang may tumalon mula sa kanilang bubuhan at mabilis na nagtatakbong palayo. Kanila pa iyong hinabol pero hindi na nila inabutan. Kinaumagahan, maaga pa, ay nakita kong naghahanda sila Mama kasama ang kanyang kapatid para umalis. Di ko alam kung saan sila pupunta. Kami-kami lang magpipinsan ang naiwan sa kanilang bahay. Nang magtatanghalian na, ay wala pa rin sila. Bigla kaming nakarinig na may tumatawag mula sa labas. Kaya napasilip kami sa bintana. Nakita namin yung panganay na kapatid nila Mama. Kasama ang isang anak nito. Na kanya kaming makita ay niyaya kami nito sa kanilang bahay. Muntik na akong mapapayag. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Kahit pa nga paulit-ulit na ibinilin sa amin ni Mama na huwag na huwag kaming sasama kahit na kanino. May kakaiba kasi sa kanyang pakikipag-usap. Yung paraan niya ay para bang mahiya ka talagang tumanggi. Para bang napakahirap siyang tanggihan, Sir PB. Buti na nga lang at sumagot yung pinsan ko at nakisali sa usapan. Sinabi niyang hindi kami maaaring umalis dahil mahigpit ang bilin ng aming mga magulang at sa kanya daw kami iniwan. Kaya nung huli ay wala na rin nagawa pa yung panganay na kapatid nila Mama. Nang dumating sila ay doon pa lang namin na lamang galing pala sila sa isang manggagamot. Kanilang nalaman na tama nga ang hinala nila ng kanyang kapatid. Nang gumagamba lang iyon sa amin ay yung pamilya ng kuya nila. At ikinagulat din nila yung sinabi ng manggagamot nang mag-anak ng kanilang kuya ay ganap ng mga aswang. Makaraan ang ilang araw ay dumating na yung mga papeles na dapat nilang pirmahan. Ipinasabi nila Mama kung maaari ay ang kuya na lamang niya ang magpunta doon sa bahay ng kanyang kapatid. Pero hindi ito pumayag. Kaya wala nang nagawa sila Mama. Sila ang kailangang pumunta. Kaya sumama na lang kaming lahat
Nakita ko naglagay sila ng kalamansi at bawang sa kanilang mga bulsa. Nilagyan din kami nila mama maging ng barya. Ang chewing ko naman ay magdadala pa sana ng itak. Pero pinigilan ito ng kanyang asawa. Kung kaya, balisong na lang ang dinala nito at kanya pang inabutan si Papa. Pero tumanggi naman si Papa at sinabing hindi siya sanay na magdala ng patalim o anumang kargada. Pagdating namin doon ay napansin kong hindi sila makatingin sa amin ng tuwid. Kahit habang nakikipag-usap sa kanila mama, ang kuya nila ay sa iba ito nakabaling. Kung minsan naman, sa iba ba ito nakatingin? At parang hindi rin sila mapakali na tila ba minamadali nila kaming umalis na sa aking palagay ay hindi nila gusto yung mga nakalagay sa aming bulsa. Nanatili pa kami ng 2 araw dun sa bahay nila tita matapos yung kanilang ginawang pirmahan hanggang sa bumalik na kami sa Maynila. Bago kami umalis ay sinabihan pa ako ni tita na magbakasyon daw kami muli doon sa kanila. Tumango lang ako, pero ang totoo ay wala na akong balak na maranasan pang muli yung nakakatakot na pangyayaring naranasan ko doon. Ang kwentong inyo pong mapapakinggan ngayon ay nagmula minsan pa sa isa nating masugid na tagapakinig. Ayon sa kanya, ang kwentong ito ay minsang ibinahagi sa kanila ng isang tiyahe na nagtatrabaho noon sa ibang bansa. Bata pa lang sila ng kanyang mga kapatid nang ikwento ito sa kanila. At dahil sa nakakakilabot ng mga eksena at tagpo, kung kaya tumatak ito sa kanyang isipan. At itong dahilan, kung kaya hanggang ngayon, ay hindi pa rin niya makalimutan. Kwento ni Christine, nang umuwi ang kanyang tiyahe sa Pilipinas mula sa ibang bansa, ay nagpasundo ito sa airport sa kanila at nakituloy ng ilang araw sa bahay nila sa Maynila bago ito umuwi sa kanyang pamilya sa probinsya. Habang nasa kanila ay nakahiligan nito ang magkwento sa kanilang magkakapatid ng lahat ng mga nalalaman nitong kwento mula sa kanyang pagkabata at mga kwentong nakaalap niya mula sa kanyang mga nakasama at nakatrabaho sa ibang bansa. Maraming ibinahaging kwento sa kanilang magkakapatid ang kanilang tiyahin. Pero may isa itong kwento na hindi niya makakalimutan. At ito ay ang tungkol sa isang matandang hotel dun sa bayan na napuntahan nito sa ibang bansa. Sinaunang hotel ito at luma na. Mahigit 100 taon na umano itong nakatayo. Nagsimula itong maitatag ang gawing pahingahan ang bahay ng mag-asawa ng mga biyahero. At makalipas ang ilang dekada ay kanilang pinaayos at ginawa ng hotel. Dahil sa tagal na nung nasabing hotel, kung kaya punong-puno ito ng mga kwento. Dahil maraming mga nangyari sa haba ng panahon na ito ay nag-ooperate at nagbibigay serbisyo. Sangkaterbang mga pangyayari, malagim at kagimbal-gimbal, na halos lahat ay may kinalaman sa mga masalimuot at makapanindig balahibong mga krimen. Kung kaya marami ang nagsasabi na may mga nagpaparamdam at nagpapakita sa nasabing hotel. Marami ang nakaranas ng makababalagan, pero sa lahat ng ito ay may mas matindi pang nangyari sa nasabing hotel na iyon. At ito ay naganap sa kalagitnaan ng dekada 80 kung saan ang nagmamay-ari na noong mga panahong iyon
ay masasabing apo na sa talampakan. Pagkat pang ilang salin lahi at henerasyon na ito, kabilang. Naitago na lang natin ang pangalan ng lalaki sa pangalang Inchong. Si Inchong ay solong anak ng kanyang mga magulang. At kaisa-isang tagapagmana ng hotel. Kaya nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay siya na ang namahala dito. Sa edad na 25 ay nag-asawa ito. Ang napangasawa niya ay itago na lang natin sa pangalang Wena. Mula ito sa isang simpleng pamilya na taga-probinsya. Nagsama sila ni Inchong at namuhay ng payapa doon sa hotel. Habang magkatuwang nilang pinapatakbo ito. Ilang taon ang mabilis na lumipas, ngunit hindi pa rin sila nagkakaanak. Ayaw naman nilang magpatingin pareho para malaman kung sino ba sa kanila ang may diferensya. Mas mabuti na rin daw iyon na manatiling ganon kaysa mapunta ang sisi sa isa sa kanila. Sa paglipas pa ng mga panahon, ay unti-unti nang umuunlad ang kanilang bayan. Kung kaya nagsulputan na rin ang mga makabago at mas naglalaki ang hotel. Mga hotel na masasabing pang international at world class. Kung kaya naman humina ang kita ng hotel nila Inchong at Wena. Ang kadalasan na lang nilang mga nagiging customer at kliyente ay yung mga galing sa probinsya. Kung minsan ay naambunan sila ng mga turista kapag puno na sa mga mamahalin at sosyal na hotel. Napipilitan mag-check-in ang mga ito sa hotel nila Inchong kapag walang-wala na talagang available sa mga sikat na hotel. Pero tulad ng inaasahan, ay hindi satisfied at kontento ang mga ito. Mapatungkol man ito sa serbisyo o pagdating sa pagkain. At napapatunayan nilang totoo nga ang kumakalat at naririnig nilang balibalita na may kababalagang nangyayari sa hotel na iyon nila Inchong. Dahil sa pananamlay at paghina ng kanilang negosyo, ay palagi nilang mainit ang ulo ni Inchong dahilan para maapektuhan maging ang relasyon at pagsasama nila mag-asawa. Unti-unti na rin sila kasing nababaon sa utang. Hanggang isang araw, ay nabalitaan na lang na naghiwalay na ang mga ito at umuwi si Wena sa kanyang mga magulang sa probinsya. At dahil dito, kung kaya mas lalo pang na-depress si Inchong. Naging matamlay ito at parabang nawalan na ng pag-asa pang mabuhay. Lagi ding mainit ang ulo nito at naging bayolente. Madalas ay pinagkakatiwala na lamang niya ang lahat ng tungkol sa operasyon ng kanilang hotel sa kanilang mga tauhan. Na napapansin nila na palaging nakainom ang kanilang amo. Hanggang sa napaulat na mayroong mag-asawa na nawawala. At ang sinasabi ng huling mga nakasaksi ay nag-check-in daw ito sa hotel nila Inchong. Nang kanila namang kapanayamin si Inchong para kunin ang pahayag, ay sinabi nito nag-check-out na ang mga ito. At nainis pang araw siya dahil hindi nagbayad ang mga ito at basta na lamang tumakas. Pero mula noon, ay hindi na talaga nakita pa ang mag-asawa. At ilang pang seri ng mga nawawalang personalidad ang sunod-sunod na napabalita. Pero habang nagaganap ang mga ito, ay unti-unti namang nabubuhay at sumisigla ang hotel ni Inchong. Dahil sabi nga, good or bad publicity is still a publicity. Sa pagkakaugnay ng kanyang hotel sa mga nawawalang personalidad, ay nagkaroon ng interes ang marami na subukan mag-check-in sa hotel ni Inchong. Nanoy nagsisimula na namang gumawa ng bagong pangalan at imahe. Lalong-lalo na sa mga taong mahilig sa paranormal at adventures. Ganon din sa mga taong mahilig sa misteryo at kababalagan. Mga taong habang nalalagay sa panganib ang buhay ay mas lalong nagiging exciting para sa kanila. At nakilala din ang nasabing hotel dahil sa masasarap na listahan ng pagkain sa menu nito. Pero nagpatuloy pa rin ang mga taong nawawala.
at ikinakabit-pilit ang pagkawala ng mga ito sa hotel ni Inchong. Hanggang sa nagpasya ng isang korte na maglabas ng search warrant matapos na mag-request ang isang istasyon ng kapulisan para once and for all ay malaman na rin kung ano talagang totoo at mapatunayan kung may kinalaman nga ba talaga ang hotel ni Inchong sa mga pangyayaring ito. At inalughog nga ng mga otoridad at kinauukulan ang nasabing hotel. Pero bigo silang matagpuan ang anumang ebidensyang mauugnay sa hotel sa seri ng pagkawala ng mga bakasyonista at turista. Hanggang sa isang grupo ng mga magkakasintahan ang nagka-interes din na mag-check-in sa hotel na iyon ni Inchong. Mahilig ang magkakaibigan na ito sa mga kwentong multo at mga pangyayaring punong-puno ng misteryo at kababalagan. At sa unang araw pa lang nila doon ay pinaramdaman kagad sila ng mga sinasabing masasamang espiritong gala sa nasabing hotel na yon. Kumakain sila noon ng agahan nang bigla na lang gumalaw ang isang upuan na nasa tabi nila. Kung kaya nagkatinginan sila magkakaibigan. Inusisa nila yung upuan sa pag-aakalang baka may nakatali lang dito o di kaya naman ay di sinasadyang nasagi lamang ng paa ng isa nilang kaibigan na nasa tabi ng upuan na yon. Pero pare-pareho silang nakumbinsi na yung upuan ay kusang gumalaw na mag-isa. Natakot man at kinilabutan ay kanila pa rin ikinatuwa iyon dahil iyon naman talagang dahilan ng kanilang pagpunta sa nasabing hotel na yon. Pero wala silang kamalay-malay na yung saya na kanilang nararamdaman dahil sa nakumpirma nilang tila may katotohanan nga yung mga kumakalat na bali-balita tungkol sa mga kababalagan ng iyaad doon sa hotel ay mapapalitan pala ng matinding hilakbot dahil may nag-aabang pala sa kanilang kapamakan. Dahil unang gabi pa lang nila doon sa hotel ay may nangyari ng masama. Katatapos lang nilang kumain ng hapunan noon at papunta na sana sa kanya-kanyang kwarto. Pero nagaya ang dalawa nilang kasama na lumabas muna at mag-ikot-ikot para magpahangin. Ngunit hindi sumama magkasintahan kung kaya dalawang pares lamang ang natuloy. Apat lamang sila na lumabas. Ngunit hindi na nakarating pa sa kanilang kwarto ang magkasintahan. Kaya pagdating ng mga kasama nila ay kaagad na nagtaka ang mga ito kung saan na kaya nagpunta ang dalawa. Sinubukan pa nilang magtanong sa mga empleyado tungkol sa kanilang magkaibigan pero wala daw napansin ang mga ito. Inilarawan pa nga nila ang kanilang mga kaibigan sa mga empleyado pero hindi daw talaga nila napansin ang mga ito. Sa puntong ito ay medyo kinakabahan na silang magkakaibigan. Nag-usap-usap sila at kanilang napagpasyahang magsumbong na sa pulis. Pero nang papalabas na sila ng hotel ay bigla na lang may naramdamang kakaiba ang tatlo sa kanila. Pare-pareho silang napahawak sa kanilang mga ulo at sikmura. Maya-maya pa ay hindi na nila maawat ang kanilang mga sarili sa matinding pagsusuka. Naglalabasa ng litid sa kanilang mga leeg. Ganon din ang malalaking ugat sa magkabilang bahagi ng kanilang mga sentido. Kaya takang-takang isa nilang kaibigan sa nangyayari sa kanyang mga kasama. Halos maglupasay na rin kasi ang mga ito sa sahig. At may pagkakataon na hinihimas nilang kanilang mga leeg na parawang may kung ano na naroon na nagpapahirap sa kanila. Hanggang sa may ilan pa mga tao na naka-check-in doon ang bigla na lamang lumabas ng kani-kanilang mga kwarto at katulad sa kanyang mga kaibigan ay ganun-ganun din ang mga ikinikilos. Sinubukan pa niyang tulungan at pakalmahin ang kanyang mga kaibigan pero para bang hindi na siya nakikilala ng mga ito. At habang tumatagal ay nagiging mas nakakatakot na ang kanilang mga itsura. Kung kaya minabuti niyang lumabas na ng nasabing hotel habang may pagkakataon pa siya at bago pa mahuli ang lahat. Nagpunta siya sa pinakamalapit na presinto at isinumbong sa mga pulis ang kanyang nasaksiyan.
Mabilis na bumuo ng grupo ang mga pulis at hindi na nag-aksaya pa ng anumang sandali. At kanila nang pinuntahan yung hotel. Pero pagdating nila doon ay nagulat pa sila. Nang bigla na lang silang inatake ng mga customer at bisitang naroon. Kung kaya napilitan ang mga itong lumaban. Parang mga mababangis na hayop ang mga ito na wala sa kanilang mga katinuan. At tumagal din ang kaguluwang iyon nang mahigit isang oras hanggang sa di sinasadyang may nawasak na bahagi ng dingding sa ikatlong palapag ng hotel. At tumambad sa kanila ang isang mahabang hagdan patungo sa itaas. Sikreto pala iyong daanan. Nang akyatin nila iyon ay dito na sila nagulantang. Dahil di mo iyon malaman kung morgue ba o kusina. May mga kasangkapan kasing pang kusina at mayroon din mga kasangkapang pang morgue. Nagkalat din ang mga dugo, buto at pira-pirasong karne. At natuklasan nila ang mga ulo ng tao na magkakasamang nasa loob ng isang malaking drum na ang iba ay nagsisimula pa lang na maagnas. At hindi pa doon nagtapos ang lahat. Dahil natuklasan din nila ang katawan ni Wena, ang asawa ni Inchong, na sinasabing bumalik sa kanyang mga magulang. Pero lumalabas sa inisyal na imbestigasyon na mali impormasyon ang sadyang ipinakalat. Ngunit ang totoo ay pinatay pala ito ni Inchong at pinagsikapang maipreserba ang labi ng kanyang asawa. Sa patuloy na paghahalugog ng mga pulis ay nakita din nila ang bangkay ni Inchong at yung mga katawan nung magkasintahan na pareho ng kinunan ng laman loob at kulang na rin ang bahagi ng mga kamay at paa. Lumalabas na nagpakamatay si Inchong. Sa tabi ng bangkay ni Inchong ay may sulat at marami impormasyon na nakapaloob dito na maaaring maging tugon sa mga katanungan. Binalak pala nito magasik ang lagim at yung gabi na iyon ang kanyang pinakapinali na kung saan ay nilalayo niyang gawing aswang ang maraming tao sa pumamagitan ng pagpapakain sa mga ito ng dugo at karni ng tao. At may nasumpungan din ng mga otoridad na isang lumang aklat na may makapal na pabalat. At itong hinihinalang ginagamit ni Inchong para maisakatuparan ng kanyang maitim na balak. Base pa sa mga impormasyon na akala mula sa sulat na iniwan ni Inchong, lumalabas na palagi pala itong nananaginip. At sa kanyang panaginip ay may isang babaeng nakasuot ng itim at nakabelo na nagpapakita. At itong nagturo sa kanya sa kinalalagyan ng aklat. Ito rin ang nagtuturo sa kanya ng mga dapat niyang gawin para umasensong muli ang kanyang buhay at guminawa. Sinabi din ng babae sa kanya na dapat nang mawala ang kanyang asawa dahil ito ay hadlang sa kanyang pag-unlad at ito rin ang papatay sa kanya. Kung kaya ginawa ni Inchong ang karumalduman na pagpatay sa kanyang asawa, lumalabas din ng babae ay isa sa maraming sinasabi nagmumulto dun sa hotel. Matapos ang pangyayaring iyon, ay pinagpalagay na lang ng otoridad na wala sa katinuan si Inchong bunga ng kanyang depresyon kung kaya nagawa niyang lahat ng mga iyon. Isa lamang daw iyong kaso ng pagkabaliw. Ipinalabas din nila sa kanilang report na yung mga naging aswang ay epekto lamang umano ng ipinagbabawal na gamot. Kung kaya naging bayolente ang mga ito. Nagkaroon ng malawakang cover up sa panig ng mga otoridad para na rin sa kapakanan ng kanilang syudad at mga nasasakupan. Kung kaya yung nag-iisang nakaligtas sa magkakaibigan na siya nagsuplong sa mga pulis ay hindi rin nakatakas. Dahil natagpuan na lamang itong patay sa loob ng kwarto ng hotel na inuupahan ito. 2 araw. Matapos ang malagim na pangyayaring iyon.
14 anyos pa lamang siya noon na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang nanay nila at ang mga magulang nito. Lagi kasing nakikita at pinag-iinitan ng mga ito ang kanilang ama. Sa simula't simula pa lang kasi ay hindi na talaga boto ang mga ito sa kanilang ama na mapangasawa ang kanilang ina. Kung kaya, lagi nila itong hinahanapan ng butas at pagkakamali. At kasabay din ito, ay lagi rin ng mga itong sinusumbatan ang kanilang ina at pilit binabalikan ang mga nakaraan. Kaya nang hindi na nakayanan pa ng kanilang ina, ang ginagawa ng kanyang mga magulang ay sumagot na rin ito at nangatwiran. Hanggang sa nauwi ang lahat sa hindi magandang usapan at nagresulta iyon nang hindi mabuti para sa kanilang mag-anak. Pinalaya sila ng mga ito sa lupang tinitirikan ang kanilang bahay. Kung kaya, napilitan silang umalis nang wala sa oras. Hindi na nila nagawang pakinabangan pa lahat ng kanilang mga itinanim dahil sa nangyari. Ang mga panahong iyon pa naman ay lima na silang magkakapatid na ang pinakabunso ay mag-iisang taong gulang pa lamang. Masamang masama ang loob ng kanilang ina sa kanyang mga magulang noon. Pero malakas ang loob nito na makakaraos din sila. Sinubukan ng kanilang ina na lumapit sa iba nilang mga kamag-anak. Nakiusap siya sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Pero ni isa sa kanila ay walang tumulong. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Pero wala rin nagmagandang loob sa kanila. Kung kaya napilitan silang mamundo at nagtayo ng bahay sa lupang pagmamay-ari ng gobyerno. Nanirahan sila sa kabundukan at umasang makapagsimula ng bagong buhay. Mas pinili nila ang malayo sa karamihan ng mga tao dahil na rin sa kanilang naranasan. Para silang mga pasang sisiw ng mga panahong iyon, pakiramdam nila ay aping-api sila. At dahil sa panganay na anak si Marie, siya ang katukatulong ng kanyang mga magulang. Naaasahan na siya sa halos lahat ng bagay, papasabahay man o mga gawain sa bukid. Ang sumunod sa kanya na si Paeng ay naaasahan na rin naman kahit paano. At ito ang nakakatulong niya minsan sa kanyang mga gawain. Naitayo ang bahay nila na tanging silang apat lang ang nagtulong-tulong na gumawa. At dala ang kanilang mga binhi ay inumpisa na nila magtanim. May dala rin sila noong pares ng mga alagang hayop tulad ng manok, baboy at kambing. Kaya kahit alam nilang mahihirapan sila, ay positibo pa rin ang kanilang pananaw sa buhay. Pero wala silang kamalay-malay na mayroon palang sisira sa lahat nilang mga pangarap. Isang panganib at banta sa kanilang buhay na hindi nila nakita. At nag-umpisa ito nang minsang nasa taniman nila ang kanilang mga magulang at naiwan sila magkakapatid sa bahay. Naglalaro noon ang dalawa niyang kapatid sa loob habang yung sumunod naman sa kanya ay nag-iigip ng tubig. At inaalagaan naman ni Marie ang bunso nilang kapatid noong mga oras na iyon. Magtatakip silim na noon. Nakahiga ang kanyang kapatid sa inilatag niyang kumot sa may damuhan. At kasalukuyan niya itong nilalaro noon. Paulit-ulit niyang tinatakpan ng palad ang kanyang buong mukha at pagkatapos ay ginugulat ang bunso nila. Tuwang-tuwa naman ito at paniyang paghalakak. Nang muli niyang takpan ang mga mata
at mukha para muli niyang marinig ang masaya nitong tawa. Ay nagulat na lamang si Marie nang makitang wala na doon ang kanilang bunso. Takang-taka siya pagkat sa isang iglap ay bigla iyon naglaho sa hinihigaan. Mabilis niyang iginala ang paningin ngunit wala naman siyang nakitang tao. Kaagad siyang tumayo at lumakad ng pasulong para tingnang mabuti. Pero wala talaga siyang nakita. Habang tumatagal ay lalo namang bumibilis ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Dahil siguradong mapapagalitan siya ng kanilang mga magulang. At katakot-takot na sisi ang aabuti niya. Idagdag pa na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Kung kaya, alalang-alala siya kung saan ito napunta. Hinanap niya ito sa loob ng kanilang bahay at maging sa palibot nito. Pero hindi niya ito nakita. Sinabi na rin niya sa iba niyang kapatid ang nangyari at nagpatulong din siya sa mga ito na hanapin. Pero wala talaga. Makaraan ang halos isang oras ay nagsimula nang kumalat ang dilim. Maya-maya pa ay nanginig siya sa takot nang marinig na ang boses ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa kanilang bahay ay naabutan silang tahimik na lahat. Kung kaya nagtaka ang mag-asawa. Agad nilang tinanong ang mga anak kung ano ang nangyari at bakit napakatahimik nila. Tinanong din nila sila kung ano ba ang problema. Pagkat nanibago talaga sila sa kanilang mga anak. Dahil tuwing dumarating sila, ay agad na sumasalubong ang mga ito at nagmamano. At nang hanapin ang nanay nila ang bunso nilang kapatid, ay dito na tumulo ang luha ni Marie. Nagsimula na silang mag-iyakan at isinumbong na nawawala ang kanilang bunso para namang pinagsakluban ng langit at lupa ang haligi at ilaw ng kanilang tahanan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Magkakasunod na tanong ang ipinukul nila sa magkakapatid. At sa pautal-utal na tinig ay ipinaliwanag at ikinuwento naman ni Marie kung ano ang nangyari. Mabilis na kinuha ng kanilang ama ang sibat at itak nito at bigla ring sumunod ang kanilang ina. Maghahating gabi na ay hindi pa rin dumarating ang kanilang mga magulang. Tulog na ang ibang mga kapatid ni Marie at tangi siya na lamang ang gising. Paulit-ulit niyang binabalikan ang nangyari. Pero hindi niya talaga maunawaan kung paano yon naganap. Paulit-ulit ding sumisiksik sa kanyang isipan na walang ibang dapat nasisihin kundi siya. Kaya walang tigil siya sa kanyang kakaiyak. Kung kaya, hindi rin siya dalawin ng anto dahil sa kakaisip. Mabilis na lumipas ang mga oras. Madaling araw na nang dumating ang kanilang mga magulang. At napahagulgol si Marie dahil hindi niya nakita na kasama ng mga ito ang kanilang kapatid. Nawala na ng pag-asa si Marie. At kapwa tahimik ang kanyang mga magulang na naupo lamang sila at parehong hindi kumikibo. Baka sa kanilang mga mukha ang matinding kalungkutan. Ramdam na ramdam ni Marie ang sakit na dinaranas nila bunga ng pagkawala ng kanilang bunsong kapatid. Mula noon ay napansin na ni Marie na pareho ng malayo ang loob ng kanilang mga magulang sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na halos alilain na siya ng kanyang ina.
na wala itong tigil sa kakautos sa kanya, na para bang sinasadya nito at pasigaw pa kung siya ay utusan. Mula nang mangyari iyon ay lagi nang mainit ang dugo ng kanyang ina sa kanya. Lagi rin itong aburido at mainitin ang ulo, at ganon din ang kanyang ama. Minsan, nang magbenta ang kanilang mga magulang sa bayan ng mga pananinilang gulay at prutas, ay marami silang biniling tinapay at mga pasalubong. Kaya pagdating nila ay nag-uuna na sinalubong ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga magulang. Kanya-kanya na silang kuha ng gusto nilang pasalubong. Binilhan din ang mga kapatid niya ng bagong damit na pambahay at tsinelas. Pero wala man lang binili para kay Marie. At hindi man lang siya tinawag ng mga ito para sumama sa kanila. Hinayaan lang siya ng mga ito na ituloy yung kanyang ginagawa. Yung damit ni Marie noon, kahit laban, ay mukha pa rin marumi dahil sa luma na at puno pa ng napakaraming dagta. At may mga punit na at tastas. Pero hindi naman manhit si Marie para hindi niya iyon maramdaman. Madalas nga ay iniluluha na lamang niya ito sa kanyang pagtulog sa gabi. Pakiramdam talaga ni Marie noong mga panahong iyon ay hindi na siya kabilang sa kanilang pamilya. Hindi na anak ang pagtuturing sa kanya ng mga magulang. Kahit nga yung ibang mga kapatid niya ay malayo na rin ang loob sa kanya maliban kay Paeng. Dahil nakikita ng iba niyang mga kapatid yung ginagawa sa kanya ng kanilang mga magulang. Pero tinanggap lang lahat iyon ni Marie. Naisip niyang iyon ang kabayaran sa kanyang kasalanan dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang kapatid. Dahil iyon sa kanyang kapabayaan. Pagkat wala siyang kwentang ate, wala siyang kwentang kapatid, at hindi talaga maaasahan. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Hanggang sa nawalan na siya ng respeto at tiwala, tinanggap na lang niya na maging ganun na lamang siya, isang alila at tau-tauan sa pamamahay nila. Isang araw, habang naghuhugas si Marie ng kanilang pinagkainan, ay pinakisuyuan niya ang isa nilang kapatid na punasang muli yung mesa pagkat napansin niyang mayroon pa yung mga mumu. Pero sa halip na sundin siya nito, ay papiloso po siya nitong sinagot. Muling inulit ni Marie ang kanyang pakiusa sa kapatid. Pero bigla itong nagalit at nagtaas ng boses. Sinabi din ito na dahil sa kapabayaan niya, kung kaya nakuha namang kukulam, na nakatira sa kagubatan ng kanilang kapatid. At ginamit itong pampabata ng mangkukulam. Nagmamalaki pa nitong sinabi na alam niya kung anong totoo at hindi siya naniniwala na mabangis na hayop lang ang kumuha sa bunso nilang kapatid. At biglang natigilan si Marie dahil sa mga sinabi sa kanya ng kanilang pangatlo. Naapektuhan talaga siya pagkat madalas din niyang mapanaginipan ang kanilang bunso mula nang ito ay mawala. At sa panaginip niya ay kitang-kita ni Marie kung paano ito kinuha at itinakas nung matandang mangkukulam. At nang marating na nito yung munti niyang tahanan, ay dito na nito isinagawa yung ritual. Ipinatong nung mangkukulam yung kanilang kapatid sa mesa at tinubaran ng dami. Pagkatapos ay biglang kumintab ang isang napakatulis at napakatalim na kutsilyo. Matapos iyon, ang sunod ng tagpo na nakikita niya
ay dinidikdik na nung nakahubad na mangkukulang sa malaki niyang almires ang di niya matukoy na parte ng katawan ng kanyang bunsong kapatid. Pagkatapos noon ay itinaas na nito yung dalawa niyang kamay na kapwa may pahid ng dugo at umusal ito ng orasyon. At habang umuusal ay kanya nang ipinahid sa ubad na katawan yung kanyang dinikdik. Pero nagtaka din si Marie kung paano nagkaroon ng ganong isipan ang pangatlo nilang kapatid. Kaya naisip din niya na baka nananaginip din ito tungkol sa kanilang bunso. At nang marinig ng kanilang ina yung malakas na boses ng kanyang kapatid at yung pagpapalitan nila, ay bigla na itong lumapit sa kanila. Pero sa halip na mamagitan, ay kinampiyan ang kanyang kapatid at siya pang pinagsabihan. Kaya hindi na lang umimik si Marie at kanya na lang iyong iniluha. Isang buwan ang mabilis na lumipas nang biglang may dumating na isang napakalakas na bagyo at nadaanan ang kanilang probinsya. Sa tindi ng lakas nito ay marami talaga ang naapektuhan. Maraming pananim din ang mga nasira at hindi nakaligtas ang mga pananim ng pamilya nila Marie. Naubos ring lahat yung dumarami na sana nilang mga alagang hayop pagkat natangay ang mga ito sa pagkuho ng lupa. Buti na nga lang at hindi nadamay ang mismo nilang bahay. Dahil doon, sa unang pagkakataon, ay nakaranas silang magikaos. Naranasan nilang sumala sa pagkain. Isang gabi ay narinig ni Marie ang kanilang mga magulang na nag-uusap. At ikinagulat talaga niya ang mga narinig. Pagkat dadalhin daw siya ng kanyang ama sa bayan para pagtrabahuin bilang isang kasambahay. At kukuha na raw ito ng pangunang bayad para may magamit sila sa pagsisimulang muli. At nagkasundo sila mag-asawa. Pero hindi lang pala si Marie ang kasalukuyang gising noong mga oras na iyon, kundi maging si Paeng. At ng mga madaling araw ay nagpa siya itong umalis ng kanilang bahay para pumunta sa kanilang lolo at lola para humingi ng tulong, nang upang sa ganon ay hindi na pagtrabahuin si Marie at mamasukan sa iba. Pagkat ayaw talaga ni Paeng na mawalay sa kanila ang ate niya. Makaraang ilang minuto matapos na makaalis ni Paeng ay bigla ring nagising si Marie at nagtaka siya nang mapansin niyang wala si Paeng sa hinihigaan nito. Kaya kaagad niya itong hinanap. Dalang isang pang-ilaw ay lumabas din siya ng bahay at nakita niya ang mga bagong bakas ng dinaanan nito. Sinundan iyon ni Marie at habang ginagawa niya iyon ay tinatawag niya ang pangalan ni Paeng at pinapabalik niya ito. Hanggang sa bigla na lang nawala ang mga bakas. Pagkat putol na rin ang daan at madamo na ang lahat ng kasunod. Kung kaya, napatigil siya sa paglalakad. Nag-isip siya kung saan direksyon kaya dumaan ang kanyang kapatid na si Paeng. Inisip din niya kung saan kaya ito pupunta. Hanggang sa biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanilang lolo at lola. At nakita din niya yung dinaanan nito sa bakod na alambre. Kung kaya, iyon ang kanyang sinundan. Pagkat sigurado siya na doon dumaan ang kanyang kapatid. Ngunit nang sumuot na siya doon, pagtayo niya ay biglang naputol ang dalawang kahoy kung saan nakakabit yung nasabing alambre. At naputol din yung alambre sa parteng kinakalawang.
Kaya hinila niya iyon at ipinulupot sa isang puno na sinadya niyang itinaas para hindi na siya mahirapan sa sunod na pagdaan niya kapag bumalik na siya. Tutal ay wala naman na siyang aalalaaning hayo na maaaring makalpas. Pagkat naubos na ang lahat ng alaga nila dahil sa bagyo. Pero matapos iyon, nangahakbang na sana siya, ay bigla niyang narinig ang malakas na pagsigaw ni Paeng. Kung kaya, dali-dali niyang sinundan yung boses nito. At habang tumatagal, ay tila humihina iyon. Kung kaya, tumakbo na si Marie. Dahil nag-alala siya na baka hindi na niya ito maabutan. At laking gulat niya nang kanyang makita ang isang tao na nakasuot ng mahabang damit na kulay itim. At bit-bit nito sa kanyang tagiliran ang kapatid niyang si Paeng, na parabang ang gaan-gaan lamang nito para sa kanya. Dahan-dahan itong umarap kay Marie at nagtaka siya sa kanyang nakita. Pagkat hindi niya iyon inaasahan, dahil ang ganda ng babae at mas bata pa ito sa kanilang ina. Pero nang mapadako ang kanyang tingin sa mga braso at kamay nito, ay napansin niya ang kulubot. At nang ibalik niya ang pagkakatitig sa mukha nito, ay biglang nagbago ang kulay ng buhok. Mula sa pagiging itim na itim, ay unti-unti na iyong namuti at nahayag na ng tuluyan ang tunay nitong anyo. Isa na pala itong matandang babae. At biglang kumislap ang namumulan nitong mga mata. At agad na sinamantala ang pagkakataon na yon upang sugurin si Marie. Iwinasiwas kaagad nito ang isang kamay at binalak na sugatan si Marie gamit ang matatalas nitong mga kuko. Mabilis namang nakaiwas si Marie at tumakbo. Inaabol siya nito na nakapagtataka dahil sa kabila ng pagiging matanda nito ay malakas pa at hindi rin papahuli sa pagtakbo. Pagkat halos 3 days pa lamang ang kanilang agwat, tinahak ni Marie ang daan pabalik sa kanila. Na habang tumatakbo ay humingi siya ng saklolo at tinatawag ang kanilang mga magulang. Nang malapit na siya sa alambre, ay bagya siyang yumuko upang hindi siya sumabit. At bigla na lang narinig niya ang impit na tunog na parabang may nabilauan. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Pagkat nang lumingon siya, ay nakita niya si Paeng na nakahiga na sa lupa. Habang yung mangkukulam naman ay hawak-hawak ang kanyang leeg at pinipigilan ang pagsirit ng dugo. Bigla itong nanghina at nagpalipat-lipat na sumasandal sa mga puno. Hanggang sa bigla na lang itong natumba, na wala ng buhay nang ito ay bumagsak sa lupa. Agad na pinuntahan ni Marie ang kapatid niyang si Paeng at kanya itong sinuri. Nakita niya na may malaki itong sugat sa braso, bunga ng pagkakakagat ng mangkukulam. Kwento ni Paeng, inakit siya ng mangkukulam na nagbalat kayo ito na isang magandang dalaga. At hindi raw ito nakapagpigil na tila ba takam na takam. Kung kaya, kaagad daw siyang tinikman at ginagat nang magyakap na sila. Sinabi rin ni Paeng na buong pagmamalaki pa raw na nagkwento sa kanya yung mangkukulam, na ito rin ang kumuha sa kanilang bunsong kapatid. Kinain niya ito habang yung ibang bahagi ng katawan ay ginamit sa kanyang orasyon para muling bumata. Pero kailangan pa raw nito ng 3 para manatili ng matagal ang kanyang kabataan. Sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin nagbago
ang trato kay Marie ng kanyang mga magulang. Kaya makaraan lamang ang isang linggo ay siya nang kusang umalis sa kanila at nangamuhan. Buwan-buwan siya nagpapadala sa kanila hanggang sa makapagtapos ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral. Kaya may edad na siya nang makapag-asawa. Akala nga raw niya ay tatanda na siyang dalaga. Ngayon ay payapa siyang namumuhay sa piling ng kanyang sariling pamilya sa 13 sa may Cavite.